Okay, hi guys. Yung nag-request ng video na sabi niya, "Hi Jack, pakigawa naman ng vlog yung mga murang bilihin ng mga gamit dyan sa Japan." So, eto na. Ginawa na natin ng vlog nung linggo. So, i-play na lang natin. Itong papakita ko sa inyo ngayon guys is mga top 3 na malaking bilihan ng mga second hand ng mga gamit dito sa Japan. So, bawat siyudad or bawat munisipyo dito sa Japan is merong book off, hard off, then second street. Yan yung mga top 3 na mga laking mga bilihan ng mga gamit na second hand dito sa Japan. So, very useful itong mga shops na to para sa ating mga foreigners kasi dito tayo makakamura, dito tayo makakatipid, then makakabili ng mga murang gamit na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw na pagkatrabaho natin dito sa Japan. So, yung mga presyo na makakita nyo kung gusto nyo siyang malaman sa Philippine money is i-divide nyo lang siya by 2 para hindi nyo ko mahirapan. So, divide by 2, yun na yung Philippine currency. So, tingnan nyo ha kung mahal ang mga bilihin sa mga second hand na mga bilihan. So, panoorin nyo tong video na to. Ano ba pag simplang ko, no? Okay lang yung kasama yung sabi. Ang pangalawang punta natin is hard off. Tingin natin kung ano nasa loob. よく来ていただくあなたにぜひ使ってほしい機能です。他にも新感覚の。
ポイントを貯めるとお店で使えるお得なクーポンをゲットできちゃいます。お店によく来ていただくあなたにぜひ使ってみてください。劇団ひとりでした。Walter na bile. Walter na gustuhan din. Guys, ang pangatlo natin pupuntahan is dito sa 2nd Street. Tingnan natin kung ano sa bayan. 2nd Street.買取査定でお待ちのお客様のお呼び出しをいたします。買取待ち番号45番にてお待ちのお客様、準備が整いましたので買取カウンターまでお越しください。利用ください。7番にてお待ちのお客様、準備が整いましたので買取カウンターまでお越しください。ショートブーツやベレー帽、ストールなどを大募集いたしております。一点からでも喜んでお奈良柏原店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。引き続きごゆっくり店内をご覧くださいませ。食器ギフトなどを特に強化買い取りいたしております。ブランド、ノーブランド関係なく大募集いたしております。見てからでもマッサージなどのタオルギフト、マッサージカッター、タンブラー、ピコグラス、マッサージグラスなどのショッピギフトなどを作りの方でいらっしゃいます。グラスをどうぞお願いします。
So ayun guys, nakauwi na tayo. So yun guys, lahat ng mga gamit ko is doon ko sa mga second hand store binibili kasi doon mas mura. Kasi pag sa mga mall or kaya sa mga brand new store mo bibilihin is sobrang mahal. Katulad ng papakita ko yung mga binili ko sa second street ha. Guys, katulad nitong bag na to, kung titingnan niyo siya, ang ganda niya, 'di ba? Ang ganda-ganda ng bag na to, tas branded din siya. Nabili ko sa Kaisuko ng 3,600 lang siya. Kung makita niyo, ang ganda, 'di ba? So, ayan, ang ganda ng bag na to. Nabili ko lang siya ng 36 sa second hand store. So pag sa brand new mo to binili guys, ipapakita ko din guys kung magkano ang mga presyo sa mga brand new na store pag gumala tayo minsan sa mga mall, so para makita din niyo din kung ano yung mga presyo ng mga bilihan sa mga mall. So ito is 36. Kung sa mga brand new mo to binili is 14,000 to guys sa mga brand new stores. So mas prefer ko talaga sa mga second hand store kasi branded siya at mura pa. Bago din naman to ha, maganda pa siya oh. See? Ang laki ng difference siya pag sa mga second hand store kayo bibili. Ito pang isa. Yun na yung tatak is. Ayan yung tatak. Maganda rin siya guys oh. Pwede may lagayan ng laptop sa ilalim. So, magandang mga bag. Ito is 3,000 lang to. 3,000 lang to. Pag sa mga ano mo nga siya bibihin, isang lapad ang presyo ng mga ganito. So, see? Yan. Ito pang isa guys. Nag-sale dun sa may, parang may bazaar na nadaanan kami sa ano, sa may parang nag-core ng bazaar sa may hypermarket. Then, nadaanan ko to. Yakuin lang to. 100 yen lang to. So, tingin mo, ang ganda. Ang ganda. Bago pa siya, guys. Parang hindi siya nagagamit. So, kung gusto nyo makamura at gusto nyo makatipid, dun kayo sa mga second-hand store, bibili. Pero kung gusto nyo talaga, ayaw nyo ng mga okay-okay, pwede naman kayo sa mga mall o kayo sa mga brand new store bibili. So, that's it. Sana yung nag-request sa video na to is matuwa naman. Comment down below yung mga gusto nyo malaman dito sa Japan, then gawin natin ng video. So, see you next video. Thanks for watching!